So yo mga kambol, ano? So hello hello, welcome back sa ating channel. So dito naman tayo, no? So patagal-tagal tayong di nakapag-update kasi busy-busy tayo. Then nasira na naman yung ating phone. So kapapagawa ko lang rin. So ayan. So makikita nyo guys, yan, no? Ito nga pala ay isang tab ng aking mga pry. So sama-sama na to. So bali, apat to na batch. Pinagsama-sama ko na kasi dito sa amin di naman mahalaga yung quality. So ang ano dito ay mga pagandahan lang talaga. So basta may maalagaan lang kami dito. So badly wala namang show kasi dito sa lugar namin. So unlike sa iba na kailangan talaga may pakat-pangkat yung mga ano, yung mga kada breed. So kailangan hiwa-hiwalay para alam yung parents, then magko-cross ulit sila ng bago para mapaganda nila. So dito wala. So basta may benta ka, may maalagaan ka, may bebenta ka, okay dito. So ayan, so makikita nyo. So flashlight na lang gagamitin natin. So ayun, nag-video nga pala ako dahil gusto ko lang ipakita yung paraan ng pagtatanggal ko ng mga kitikite. So makikita nyo, meron yan dito mga kitikite. Yan, yan, yan. So yan. So bali, dapat alisin natin itong kitikite na to, no? Dahil kumakain to ng pry. So kapag lumaki pa yan, kakainin nyo na yung mga pry na yan. So da, kanina marami na yan. So nagbuwas na pala ako. Ayun, nakikita nyo gumagalaw, mahal-mahalamoy. So yan yung mga pry. Yung iba dyan, mga dap niya. Naglagay na ako ng dap niya magna. So yan, yung mga dap niya magna yan. Ayan. Tapos yung may mga ulo na may buntot yan, tulad na to. Yan mga beta pry natin. So yan, o. So madami to. So yan, papakita ko lang yung mga visit na kitikite dahil ewan na pag siguro habang sa ano sila, sa may tub, yun dun sa may breeding tub. So nang itlog, tinatanggal ko kasi yung ano nga pala, ang paraan ko ngayon ng pagbe-breed ay tinatanggal ko na yung mga parents. Dahil yung ibang parents ay eater, ng egg eater sila. So ang ginagawa ko ay inaalis ko talaga pati ang lalaki. Tapos nilalagyan ko na lang ng halaman. Tapos yan, doon na sila sumasabit. So nakakapasurvive naman tayo, so tested na. Pero minsan may mga pill talaga, hindi na maiwasan. Kaya yung mga egg ng ano, egg ng kitikite ay ng lamok. So nagkakaroon tayo ng egg ng lamok dahil nga walang tatay. So walang may magbabantay, walang kakain sa mga to. Kaya yung pagsali natin dito ay yun, puro maliliit na kitikite. So yan, naglaki yan, ilang araw lang. So konting laki pa niyan, uubusin yung prey talaga natin. So alisin natin siya. Isa-isa ko silang tinatanggal. So bali, ito yung mga gamit natin na crumble sa mga visit na kitikite. So isipin nyo bakit baka sumama pati yung fry. Says, kung may sasama mang fry, meron tayong dropper. Pinipili na lang natin isa-isa. Ayun. Or minsan kung tatagaan natin, pwede nating antayin yung mga kitikite na lumutang. Tsaka bigbiglay natin silang huli. So sa ganun, may iwasan natin na sumama yung mga fry. Yung mga itikite, so lumulutang yan, hindi yan tumatagal sa ilalim ng tubig. Kaya may pagkakataon tayong makita o abangan natin silang lumutang bago natin sila uulihin. So ganyan yan, o. So makikita niyo siya, gumagalaw. So kung wala naman siyang kasama, pwede ko siyang erekta na sa pagsali. So dito nga pala nilalagay. Ayan. Meron din tayong mga beta dito. O, yan siya. Yan, inabakan nila yan. So, dinatrapper ko lang naman siya dahil dahil kapag may kasamang pry. Pero kung, kasi kapag binalik ko, maghahantay na naman tayo, sayang yung time. Pero kung wala naman siyang kasamang pry, diretso na binabagsak sa may kabilang drawer top. So may mga crumble, no? So tagaan, inalis ko na pala yung ano, inalis ko na yung mga dahon-dahon, yung grass, kasi tumatago doon yung mga kitikite. So inalis ko na para makita natin sila at mahuli natin sila ng maayos. So ang daming ano, kahit may matira naman dito, okay lang, wag lang talaga yung, pero mas maganda kung aalis niyo lahat. So yan, tagaan lang natin, no? Wala tayong magagawa dahil nakalusot sila, eh.
parang masyadong sumasamang pride dahil chinichempo natin na sila lang yun nandun sa area tsaka binibigla natin ano. Ganito. Ayan, wala naman pride kasama yan. So, chichempohan lang natin para hindi tayo nahihirapan na kumuha tsaka walang sumamang pride. So, panigurado, busog na yung mga dap niya ko dito sa baba. So, dinodouble check ko rin naman para pag hindi ako sure na sila lang. Kasi sayang din naman yung isang pride na masasama. Malay mo, yun na lang rin. Yung nasama mo na yun na lang rin talaga yung matitira dapat. Kaya, dinodouble check ko. So, ayun mga kahambol. So, mukhang wala naman ng ano, wala naman ng kiti-kiti. So, ayan. Medyo nalinis na natin, oh. Ay, babalik na natin dito yung damo para may pagtaguan yung mga pry. So, nakikita nyo ang daming pry. So, take lang kayo. Ayan. Ayun, meron pa palang isang kiti-kiti dun. Ayun, oh. Nakalusot, oh. Kita nyo ba? Ah. May isa pa dun. So, yun na lang naman. So, huliin ko na lang yan mamaya. Ang daming pry, oh. So, ayun mga kahambol, no. So, thank you sa panonood. So, ayun lang, update ko lang kayo. Ay, by the way, meron pala tayong So, by the way mga kahambol, ito, no. May mga bagong breed tayo. Ayan, may mga egg yan. Ayan. So, ito, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tinanggalan ko na ng parents dahil kinakain nila yung egg. So, ilan na lang yung egg dyan. Kunti na lang. Ayun sa dulo. Kunti na lang. Ito yung tatay niyan. Ayun mga kahambol, no. Ayan, tatay ng mga yan. So, nilipat ko lang naman yun dahil kinakain nga. So, ito, meron din tayo dito. Ayan siya. So, inalis ko na pala, kaalis ko lang ng mga female niyan. So, meron din tayo dito. Ayan, maraming egg, pero wala ng tatay. Ayan. So, ginagawa ko dyan, sinasabog ko sila dahil yung ibang egg nakaangat sa may bubbles. So, kung may, ano yan, kung may parents, kung may tatay, yung ginagawa ng tatay, kinukuha niya, tapos nilalagay niya ulit sa ilalim. So, hindi nabubulok. Pero dito kasi, kapag nakaangat siya sa tubig, sa bula lang siya, so nabubulok siya. Kaya ang ginagawa ko, sinasabog ko talaga sila. Hindi magalala kung may maglubog man, na problema, matiusa pa rin naman. Pero may mga lulutang. Maganda yun na sa surface-surface lang. Ayan, may mga ano yun. Ganyan. So, masabit-sabit pa lang naman sila sa bula. So, ayan. Tsaka, eto. Ayan, inaayos niya dahil nasira kanina. Ipagawa ko ng babae. Nasira ko yung kanilang pugad. So, ayan o. Ayan. So, maglabas yung ano eh. Pero ano rin to. Dumbo din siya. Dumbo half moon. Ayan. Na gray. Then, meron din tayo dito yung binibreed. Ayan, ayan pa lang. So, white din. Ayan, dumbo white. Dito yung female yan. Ayan. Oh, meron din tayo yung... Ito, i-breed ko lang dahil... So, magpo-focus sana ako sa may mga long tail. Kaya lang, sayang naman yung babae. Nakita ko sa yung babae. So, ang laki ng chan. So, sayang. Kaya, papisaan ko na din. Then, mabibenta pa rin naman natin to. Mas hinahanap kasi nil, naman nagsisimula yung mga HMPK. Dahil, mas matibay ito sa... Ano, sa... Hindi masyadong maminti na. So, kahit pakain-pakainin mo lang, pa-player-player mo, ay yung mga malalaki kasi na tail, mabibigat yung tail, so kailangan mo talagang alagaan para mapanatili mo yung ganda. So, ayan. Mas meron din tayo dito, ayan, may mga, medyo may malaki na. So, sa tagal ko na nagbibreed ng ano, lagi ko na mamatayin dahil pumaking ko yung nagkumakapit. So, nung ako nang kumapit ulit, ayan, nagkaroon tayo ulit ng maraming prize. So, maraming laman to. Munti ka na rin ano to dahil napulyot. So, buti na recover ko bago siya na 100% na mamatay. So, ayan, may mga tira-tira na lang yan, pero marami pa din. Ayan. Ito yung, ito lang mga breed-breed namin dati. Tingnan nyo. Tatlo, apat. So, mga ganyan lang nabibreed namin dati. So, ngayon, marami na tayo. So, first ito, first batch. So, second batch yung kanina pinakita ko. Tapos, pang third batch natin ito. Ayan. So, ayun lang mga kahambol. So, thank you sa panonood. Salamat sa support, ha. Nandiyan kayo palagi. And, ingat kayo. God bless.